5 milyong Pilipino ang target ng pamahalaang irehistro sa National ID System ngayong taon. Sisimulan na yan sa susunod na buwan. Para sa detalye, nagbabalita live si Mayan Los Baños. Mayan. Yes, Cheryl, tiniyak nga ni NEDA Secretary Carl Chua na makukumpleto nila yung pagpapatupad ng National ID System hanggang taong 2022 o sa loob ng Administrasyong Duterte. Simula sa darating na Oktubre ay sisimula na ng Philippine Statistics Office ang pagrehistro ng mga Pilipino para sa National ID System. 5 milyong Pilipino daw ang target ng PSA na marehistro sa huling bahagi ng taong 2020. Ayon kay NEDA Secretary Carl Chua, magsisimula ito sa pre-registration ng 9 milyong Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya bago matapos ang taon. Sa pre-registration, Cheryl, kahit papaano makukuha na ang basic information ng mga registrants gaya ng pangalan, edad, birth date, birthplace at address na ipapasok sa National ID System. Ayon kay PSA USEC Dennis Mapa, para maging ligtas ang proseso, umpisahan nila ang pagbabahay-bahay sa 32 probinsya na mababa ang COVID cases. Matapos ang pre-registration, saka daw magsiset ng appointment sa bawat registrant para pumunta sa mga mobile registration centers kung saan kukunin ang kanilang biometrics gaya ng fingerprint, iris scan at picture. By appointment ito, Cheryl, para maiwasan ng maraming tao at pila sa mga registration centers, nasa 10 minuto lang din daw ang pagkuha ng biometrics sa 655 registration centers na nasa loob na rin ng mga LGU. Ayon kay Secretary Chua, sa susunod na taon ay target ng TSA na makapagrehistro ng 45 million Filipinos kasama na ang 10 milyong low-income households. Sa taong 2022 naman, saka mapaparehistro ang 42 million Filipinos na may edad 5 taong gulang pataas. Inaasahan daw na matapos makuha ang biometrics na mga registrants ay makukuha na rin nila ang kanilang national ID makalipas ang ilang buwan. Kaya kumpiyansa, Cheryl, sa Secretary Chua na sa 2022 o sa loob ng termino ni Pangulong Duterte, magkakaroon ang lahat ng 90 million Filipinos ng national ID. Samantala, siya rin inaprubahan na ng Senate Committee on Finance itong hinihinging budget ng NEDA na nagkakahalaga ng 11.17 billion pesos. Mahigit 8 billion dyan ay mapupunta sa PSA para sa kanilang mga programa kasama na ang national ID system. Cheryl? Mayan, finally, maipapatupad na itong national ID system considering na it was enacted into law noong pang 2018 at maging naipasa na yung IRR na yan. Ang tagal ng delay at sinasabi nga, hindi ako nagkakamali, si Senate President Tito Soto at maging si Senator Lacson sometime in April ay nasilip ito na sana'y nakatulong sana kung na-implement agad itong national ID system sa pagpapatupad ng SAP distribution. Ito ba kanina ay nasilip yung delay and also the budget na inilaan sa PSA na 2 billion pesos since 2018? Or nag-focus na lamang dun sa magiging implementasyon na dahil finally masisimulan na ito sa October? Oo, Cheryl, hindi na nagkasingilan kanina ha doon sa delay. Tama ka, dahil August 2018 yan eh, napasa yung Philippine Identification System Act o RA 11055. Pero tama ka, napansin yan eh, na-notice yan at binatikos yan ng mga senador nung kasagsagan ng pamimigay dapat nung SAP Abril-Mayo dahil nga magkakaiba yung listahan ng LGU at ng DSWD. So ang sinasabi nila Senator Ping Lacson na siyang pinanguna sa pagpasa niyan, kung meron sanang national ID system, hindi tayo magkakaproblema. That is why ang sinasabi ni Secretary Chua kanina, hinabol nila. Mag-uumpisa pa lang yung registration, Cheryl, by October kasi daw nag-procure pa sila ng mga kagamitan, yung pagkuha ng biometrics, pagkuha ng mga data. So far, yun yung kanilang update kanina, na kompleto na nila yung pag-procure ng mga kagamitan, ready na sila to roll at least yung registration by October. Pero dahan-dahan lang kasi nga, hindi pwedeng papuntahin sa opisina yung mga tao. Yung kasi sanang mabilis, Cheryl, eh. Ang gagawin tuloy nila ngayon, bahay-bahay, para nga mas safe dahil nga may pandemya pa tayo, Cheryl. Pero nakakasiguro ba sila na matatapos nila o kakayanin yung target nilang 5 million hanggang end of the year? Sabi nila, yan ang pangako nila sa Senado during their budget hearing. Kasi Cheryl, kapag hindi nila nagawa yung 5 million registrants na yan, masisingil sila sa budget hearing by next year. So they better be sure na magagawa nila yan. At medyo gipit na sila sa oras kasi 5 million this year, 45 million next year, 42 million by 2022 kasi 2 taon na lang after this year ang natitira. Mm-hmm. And si NEDA Secretary Chua talagang sabi niya kailangan matapos sila yung 90 million Filipinos by end of term ni Pangulong Duterte. So hopefully kayanin nila, Cheryl.
Okay, liwanagin natin yung national ID system na kapag meron ka na nito, so hindi na kailangan ng iba pang uri ng government IDs, kagaya ng driver's license o passport. Oh, buti na tanong mo yan. Kasi yun nga, akala din kanina ng ilang senators ganon. Sabi ni Secretary Chua, hindi po ganon. Kahit po may national ID na kayo, kunwari makuha nyo within this year, no? Kasi sabi ni Secretary Chua, after mo makuha ng biometrics, few months after mo, kumuha ng national ID mo, kailangan pa rin po ng driver's license, kukuha pa rin kayo kasi katunayan niya na marunong kayo magmaneho. And of course, passport. The difference lang, Cheryl, is that it is linked dito sa foundational digital ID na ito. So kumbaga nakalink na lahat ng datos, pero kailangan nyo pa rin po mag-apply at least yung dalawang yon. And the rest, all-in-one na po doon sa national ID system natin, Cheryl. Puntahan ko ang PAPCOM dahil ang PAPCOM ay nasa ilalim ano ng NEDA. Napag-usapan ba kasi nagkaroon ng balita, nagkaroon ng pag-aaral lang ang UP ano na aabot ang mga ipapanganak next year ng nasa around 2 million, parang 200,000 more than the usual. I think in 2019 or 2018, na ang ating average ay nasa 1.7 million. Ay naasahan daw by next year is more than 2 million. Ano to, because of the lockdown? Yes, Cheryl. Natanong yan kanina ni Senator Nancy Binay at kinumpirma yan ng PAPCOM. Cheryl ha, record high ang inaasahang live births by 2021. 2 million. Yan ay tama ka, mas mataas ng 200,000 mahigit sa usual annual natin na 1.6 to 1.7 million live births o mga nanganganak kada taon. Ang bigyan ko lang ng konting background, yung pinakamataas bago yung next year na inaasahan ay 1.7 million live births. Back in 2012, yun yung panahon na wala pang RH law bago maipasa yung reproductive health law. At ang sinasabi nga ng PAPCOM, that is because of the pandemic, lockdown, walang magawa masyado yung mga tao, maraming nabuntis ngayong taong ito at maraming maipapanganak by next year. So paghahandaan yan dahil yung mas matinding po, mas maraming populasyon makakaapekto sa poverty rate ng ating bansa, Cheryl. Yun ba yung pinaka-main reason, Mayan, na nakita or na-survey nila na walang magawa yung tao? Or also kasi yung access sa mga contraceptives ay nalimitahan yung pagpunta sa mga health center siguro? Kasama na rin yon, Cheryl, yung access nga. Sabihin ko na itong teenage pregnancies ha, kasi kasama doon siya nadagdag, kasama na dyan sa 2 million live births na yan by next year, kasama na dyan yung teenage pregnancies na dumarami rin. And yun nga, na kasama kasi sa rason dyan ay yung access na nakalagay ata doon sa IRR kasi parang kailangang magpaalam sa magulang para magkaroon sila ng access. Wala namang papayag na magulang or wala naman sigurong nangangahas kung meron man, magpaalam sa magulang para kumuha nga niyang condom o kung ano man. So, yun, nagsama-samang rason, kaya by next year, may population boom daw tayo na inaasahan, Cheryl, sabi ng PAPCOM. Surprising lang, siguro dun sa mga mag-aasawa, yung mga unplanned pregnancy, ano, because of the access. Pero teenage pregnancy, naka-lockdown na nga, diba? Bawal magsilabasa ng ang ating mga kabataan. Nakakasimple pa. Hindi na pag-usapan ano, kung paano ba nakasimple itong mga kabataan ko. Sinabi na nga bawal lumabas, Cheryl, di ba? Pero kasi, ang magandang report dito, datos na nakuha ng PAPCOM, Cheryl, 2013 pa lang, nakikita na nila, talagang matindi yung pagtaas sa numero ng teenage pregnancies, ano, kahit may RH law na. Actually, ang binigay nilang data, 2018 pa lang, merong 62,000 na live births na mga minor. Kasama na dyan, Cheryl, medyo nabigla tayo, 10 taong gulang na nanganganak. Ano? So, medyo ito yung kailangang solusyonan ngayon ng gobyerno. Isabihin ko na ito, sinasabi ni Senator Zubiri, isa sa nakikita nilang solusyon, taasan yung edad ng statutory rape. Kasi ang nakikita daw ng PAPCOM, 90% sa mga minors na nabubuntis, ang kanilang partner ay di hamak na mas matanda sa kanila. Ang sabi ng mga senador, hindi daw dapat partner ang tawag sa mga ito, predator. Dapat daw i-consider na rape kapag 16 years old. Kasi ngayon, ang statutory rape, nasa 12 years old pababa lang eh. Gusto na nga ilang senador, 16 years old dapat statutory rape para mabawasan yung teenage pregnancy, Cheryl. Alright. Maraming salamat, Mayan Los Baños.